Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Family na napalabas noong 2013. Ito ay patungkol sa mga masamang tao na walang kaalam-alam na ang kinidnap pala nilang tao ay isang napakalupit at walang awa na mafia boss. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax live view. Nagsimula ang pelikula sa aksyon. Isang hitman ng mafia na tinatawag na si Rocco ay pumatay ng isang malupit na pamilyang Italiano na may apat na miyembro dahil iniisip niyang sila ang Manzoni. Kinuha niya ang daliri ng ama at ipinadala ito kay Don Lachis, ang nakakulong na pinuno ng mafia. Sinabihan si Rocco na magpatuloy sa pagsasaliksik kapag natuklasan. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga fingerprints, na mali ang mga pinatay niya. Sa ilalim ng programang pangangalaga ng mga saksi ng FBI, umaalis ang tunay na pamilyang Manzoni ng Estados Unidos upang manirahan sa Normandy, France. Si Giovanni Manzoni, ang ama at isang boss ng mafia, kasama ang kanyang asawang si Maggie, ang mga anak na si Belle at si Warren, at ang kanilang aso na si Malavita. Si Don Lachis, na nagtangkang pumatay kay Giovanni dahil siya ay isang kalaban na leader ng mafia maraming taon na ang nakakaraan, ang dahilan kung bakit sila patuloy na naglalakbay at nagbabago ng kanilang mga pangalan. Binalikan ni Giovanni ang kanyang ginawa sa kanya sa pamamagitan ng pagsumbong sa pulis, na nagbunga ng pagkakabilanggo sa kanya, at ngayon, patuloy na hinahanap siya ng mga tauhan ni Lachis para sa ganti. Ang pamilya ay nakakarating sa kanilang bagong bahay sa gitna ng gabi. Sa pagtatangkang itago ang kanyang totoong layunin, si Giovanni ay nagkukunwaring maglakbay-lakbay sa paligid ng lupaing pag-aari pagkatapos buhayin ang kuryente at magsimula ng apoy. Ngunit sa katunayan, siya ay kumukuha ng bangkay mula sa likuran ng kanyang kotse at inilibing ito sa likuran ng bahay. Kinabukasan, lahat ay nag-aayos para sa pagsisimula ng isang bagong araw sa kanilang bagong buhay. Si Maggie ay bumisita sa bayan upang makita kung mayroong kahit anumang kakaibang pwedeng gawin o makita. Ang pinakamalalang pangamba niya ay napagtanto ng waitress sa cafeteria kung saan siya nagpapahinga, narito ang isang maliit na bayan na walang masyadong magawa. Papunta siya sa bilihan ng grocery, naririnig niya ang tindero at ilang mga customer na nagbibiro tungkol sa mga Amerikano na iniinterpret niyang ipinaparating kay Maggie dahil nagsasalita sila ng Pranses. Galit na galit, kumuha siya ng lata ng gasolina at ilang alkohol mula sa aparador at itinapon ang mga ito sa kwarto bago sindihan ang posporo at itapon ito rin. Binayaran niya ng madalian ang kanyang mga binili at umalis sa merkado bago sumabog ang kanyang pampasabog. Kumain siya sa isang fast food restaurant kung saan siya ay nakakakuha ng atensyon ng mga tao gumagawa ng maingay habang iniinom ang kanyang soda, at bumisita sa simbahan kung saan may pagkakataon siyang maging kaibigan ng pari. Nang mabilis na madama ni Warren ang problema sa ilang mga maninigas sa kanyang bagong paaralan, inaway siya ng mga ito sa banyo nang kausapin niya sila ng mayabang at may kumpiyansang paraan. Kapag dumating na ang oras ng tanghalian, nagkikita siya sa kanyang kapatid at iniuulat sa kanya ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa sino-sino sa paaralan dahil plano niyang simulan ang maliit na gang dito. Habang sinusundan siya ng kanyang kapatid mula sa paaralan, nilapitan si Belle ng apat na kabataang lalaki sa isang kotse na nais siyang imbitahin na sumama sa kanila. Pagkatapos mawala ang daan sa syudad, nagbago ng isip si Belle at nagpa siyang tanggapin na lang ang kanilang alok. Sa halip na dalhin siya sa kanyang tahanan, dinala siya ng mga binata sa isang lugar malapit sa lawa kung saan karaniwan nagtitipon ang mga kabataan. Inimbita si Belle ng leader na manatili at magpahinga bago ibaba ang tali ng kanyang damit at magbigay ng malalaswang pahayag. Humingi ng tulong si Belle na dalhin siya sa kanyang bahay. Hindi handa na pagtanggihan ang pangyayari, bumalik si Belle sa sasakyan, kumuha ng racket ng tennis at binugbog ang binata bago paanyayahan ang iba na maging mas marangal sa mga babae. Pagkatapos, hinihiram niya ang kotse ng batang lalaki at dinadala ito pabalik sa kanilang bahay. Samantalang iyon, si Giovanni ay naglalakad patungo sa pader ng ari-arian para manigarilyo na labag sa mga patakaran. Alam niyang agad na may mga ahente ng FBI na nagtatago malapit, nagmamasid sa kanya, at bumabalik siya sa loob upang suriin ang bintanang gawa sa salamin. Nakakakita siya ng isang typewriter, inilabas ang maraming kalat, at dahil gumagana pa ito, napagpasyahan niyang oras na para sa kanya upang magsulat ng kanyang memoir
Isinalaysay kung paano niya hinawakan ang negosyo ng pamilya na itinatag ng kanyang lolo maraming dekada na ang nakalilipas. Kapag huminto siya para sa isang pahinga, nakakakilala siya ng kanyang kapitbahay sa kanilang magkasamang bakuran at sinabi sa kanya na siya ay isang manunulat ng tanungin kung ano ang kanyang ginagawa para sa kabuhayan. Sa huli ng gabi, habang kumakain ang pamilya ng hapunan, bumisita si Robert Stansfield, ang ahente ng FBI na nangunguna sa kanilang imbestigasyon. Pagkatapos aprubahan ang kwento ng manunulat na si Giovanni, nagtanong siya tungkol sa isang may-ari ng tindahan na kamakailan lamang nawawala, at sinabi ni Giovanni na wala siyang alam tungkol dito, ngunit sa totoo lang, siya ang pumatay dito. Sinasabi ni Giovanni na wala siyang alam tungkol dito, ngunit sa totoo lang, pinatay niya ang lalaki dahil binibenta sa kanya ang isda na inangkin nitong sariwa, ngunit sa katunayan ay naka-frozen at ang katawan ay nasa kanyang baul. Bago umalis, hinimok siya ni Stansfield na huwag makialam sa anumang gulo. At inabisuhan siyang ang mga opisyal ng FBI na magbabantay sa kanya mula sa bahay sa kabilang kalsada ay sina Disico at Mimo. Pagkatapos ay sumama si Giovanni sa kanyang asawa sa kama at napagdaanan ang isang bangungot tungkol sa isang barbecue party na inihanda niya maraming taon na ang nakalilipas na ang pagkakataon kung kailan si Lochis ay nagpa siyang manakot. Nang masyadong mabahala si Giovanni sa pagsusulat kinabukasan, hinahanap ni Maggie ang dahilan kung ano ang sinusulat niya at nagiging alarma nang malaman na ito ay isang memoir na maaaring magdulot ng malaking panganib sa kanilang buhay. Kumuha siya ng isang tray ng pagkain na inihanda niya ng espesyal para kay Disico at Mimo. At lumabas ng pinto upang ihatid ito sa kanila at hiningi kay Giovanni na tingnan ang tubig sa gripo dahil kayo manggi ito at hindi darating ang tubero na kanyang tinawagan. Si Warren ay kumakausap ng tamang mga tao sa paaralan at gumagamit ng ninakaw na mga kalakal at insider knowledge upang kumbinsihin silang magtrabaho para sa kanya. Sa kabilang banda, si Belle ay kailangang bugbugin ang isang babae sa banyo dahil ninakaw ang kanyang pencil case. Napapansin rin niya ang isang napakagwapong lalaki sa cafeteria at ina-introduce siya ni Warren bilang si Henry, isang college student na naglilingkod bilang substitute teacher para sa math class. Gusto siya ng lahat ng mga babae sa paaralan. Kaya't magiging matindi ang kompetisyon kung susubukan ni Belle ang kanyang swerte, ngunit may plano siya. Lumalapit siya kay Henry pagkatapos ng klase at humihingi ng pribadong mga leksyon sa matematika na ibinibigay ni Henry. Sa pagitan ng mga pangyayari, nagkikita si Warren sa kanyang mga nang-aapi sa labas ng paaralan at nagsisimula ng pang-aabuso sa kanyang koneksyon upang talunin silang lahat. Pagdating mo sa bahay, halos 40 minuto nang huli ang tubero na nakakairita kay Giovanni. Nang subukan ng lalaki na palitan ang lahat ng tubo sa kanyang bahay nang hindi kinakailangan, sinuntok siya ni Giovanni gamit ang mga kagamitang natagpuan niya sa basement at inilagay ang katawan sa sariling van ng tubero para dalhin siya sa ospital. Doon, naguguluhan ang doktor kung paano nangyari na maraming buto ang nabali ng katawan ng lalaki mula sa simpleng pagbagsak sa hagdang bahay. Samantalang si Rocco ay naghahanap ng pamilya ng may-ari ng tindahan ng seafood at pinatay silang lahat dahil hindi alam ang anuman tungkol kay Giovanni na patuloy na sumusulat ng kanyang biografiya at iniuukit kung paano niya inalagaan ang kanyang dating komunidad sa Brooklyn. Hinagpis ni Maggie ang ginawa niya sa tubero ng gabi. At sinagot siya ni Giovanni sa pagpapaalala sa kanya ng pagsabog na idinulot niya sa convenience store. Kapag siya ay nagsasalaysay tungkol sa kanyang pagnanasa sa apoy, napupukaw ang kanyang damdamin at nagsisimula silang maging mas malapit. Kapag dumating ang weekend, nagho-host ang pamilya ng isang barbecue party at inimbitahan ang lahat ng mga kapitbahay, isang ideya na hindi gusto ng mga ito, ngunit pinilit ni Stansfield para mas maganda silang makisama sa komunidad. Tinanong ni Maggie si Belle tungkol sa taong iniimbita niyang si Henry at binabalaan siya tungkol sa hindi tamang oras para sa mga bagay na hindi dapat sa silid-aralan. Siniguro ni Belle kay Maggie na pipiliin niya ang tamang oras at lugar kasama ang kanyang tunay na pag-ibig. Pagkatapos ay dumating si Warren na may dalang ilang bote ng Coke at inuutusan ang kanyang ina na tigilan na ang pagluluto ng mga lutuing Pranses at sa halip ay ihanda ang mga lutuing Amerikano sapagkat iyon ang gusto ng mga kapitbahay. Tama siya, dumating ang mga kapitbahay para bisitahin ang mga kakaibang Yankees, at natutuwa silang kumain ng kanilang kakaibang pagkain. Pinayagan na rin sina Disico at Mimo na lumabas sa kanilang observation chamber at makisali sa kasayahan.
ang tanging wala ay si Giovanni na natuklasan ni Belle sa garden shed. Para sa kanya, ang pagsusulat tungkol sa kanyang buhay ay tila pagmamasid sa salamin ng maraming oras, at napagtanto niyang pinagsisisihan niya ang hindi pagiging mas mabuting ama sa kanyang mga anak at paglalagay sa kanila sa mga masalimuot na kalagayan. Ngunit hindi sang-ayon si Belle, itinuturing niyang siya ang pinakamahusay na ama sa buong mundo. Pagkatapos magpakita sa party ng mas magandang disposisyon, agad na nawalan ng pasensya si Giovanni nang simulan ng mga kapitbahay na turuan siya kung paano magliyab ng grill. Iniisip niya ang lahat ng paraan kung paano niya pwedeng parusahan ang mga ito dahil sa kawalan ng galang. Ngunit masaya naman siyang naputol ito nang dumating si Stansfield. Nag-usap ng pribado ang dalawang lalaki, at sinabi ni Stansfield sa kanya na may mga taong sa White House ang nag-aalala sa aklat na isinusulat niya dahil maaaring magdulot ito ng problema sa maraming tao. Itinatagumpay siya ni Giovanni na isinusulat niya ito para sa kanyang sarili, at wala siyang plano na ilathala ito. Sinabi rin niya kay Giovanni na ang pagsisiwalat niya kay Lopchis ay naging pinakamahusay na pampromosyon ng FBI, at sa kasalukuyan, mas marami at mas marami ang miyembro ng dating organisasyon ng mafia ni Giovanni ang nagbibigay ng impormasyon, kapalit ng proteksyon, upang mabuhay ng mas ligtas. Malungkot si Belle na hindi dumating si Henry. Nakipagtagpo si Giovanni sa alkalde kinabukasan upang talakayin ang problema ng kulay kayumangi sa tubig. Iniisip ni Giovanni na ang lalaking ito ang may kasalanan at siya ay parurusahan ng matindi bago siya umalis ng opisina nang walang anumang insidente. Pumunta siya sa kumpanya ng tubig kung saan kinumpirma niya na ang tubig ay dumating ng marumi sa kanilang mga imbakan at ibinigay sa kanya ng isa sa mga manggagawa doon ang isang pista tungkol sa sanhi nito, isang malapit na pabrika ng pataba. Pumupunta siya sa pabrika, at nang ang manager ay hindi matulungin at hindi magalang, isinusugod ni Giovanni ang manager sa likod ng kanyang kotse, at inihihila ito pababa ng kalsada hanggang sa umamin ito. Ipinaliwanag ng lalaki kung paano niya matatagpuan ang turbine na kailangan niyang patayin, upang makuha ang malinis na tubig, at ngayong mayroon na siyang kinakailangang impormasyon, iniwan na siya ni Giovanni sa gitna ng kalsada, kasama ang kanyang bisikleta, na pangakong putulin ang kanyang mga bayag kung sasabihin niya sa iba ang nangyari. Kapag bumalik siya sa bahay, natuklasan niyang binabasa ni Stansfield ang kanyang manuskrito. Nakatuwaan ni Stansfield, ngunit pinagsabihan si Giovanni dahil sa pagsusulat nito sa unang lugar. Sa pagitan ng mga sandali, patuloy si Maggie sa pagpunta sa simbahan, at napapayuhang mag-confess na pari na nangako sa kanya na lahat ng kanyang sasabihin ay mananatiling lihim. Ngunit natagpuan ng pari na sobrang nakakabahala ang kanyang mga pahayag na ito ay bumabalot sa kanya ng takot ng isang linggo, at ipinagbawal siyang bumalik sa kanyang simbahan. Si Warren ay nakalimutan magsulat ng isang bagay para sa pahayagan ng paaralan tulad ng ipinangako, kaya't may 5 minuto na lang upang magpasa ng kahit ano, siya ay napilitang ulitin ang kote ni Lockcheese mula nang unang makilala niya ito bilang isang batang binata. Ang pahayagan ay ipinasa mula sa kamay hanggang sa kamay sa buong bayan. Binabasa sa eroplano at iniwrap sa mga bagay-bagay, kaya nakakarating ito sa selda ni Lockcheese. Agad nakikilala ng matandang lalaki ang kote at ipinadadala ang kanyang mga sundalo sa Normandy upang hanapin si Giovanni sa wakas. Pumunta si Belle sa klase ni Henry at sila'y nagtapos sa pagtatalik sa harap ng pinto. Sa gabi, tinanggap ni Giovanni ang isang tawag mula sa isa sa mga kapitbahay na dumalo sa barbecue, na imbitahang sumama sa isang pangyayaring pangpelikula na isinasagawa ng komunidad isang beses sa isang buwan. Nanonood sila ng isang pelikula at pagkatapos ay nag-uusap tungkol dito, at dahil sa susunod na pagkakataon ay manonood sila ng isang Amerikanong klasiko, gusto nila na si Giovanni ay doon upang gabayan ang debate, gamit ang kanyang kasanayan bilang isang manunulat. Tinanggap niya ito, at dahil ang FBI ay nagmamasid sa lahat ng kanyang tawag, dumating si Stansfield 1 minuto mamaya upang ipaalam sa kanya kung gaano kasama ang ideyang iyon. Hindi sumasang-ayon si Giovanni, sa tingin niya, ito ang perpektong paraan upang ipakita kung gaano sila kahusay na nakikipagsabayan, at napapayuhan si Stansfield na samahan siya sa okasyon. Natuklasan ng school board ang mga mararahas at illegal na gawain ni Warren kinabukasan. Kaya't bumalik siya sa kanyang bahay upang kunin ang ilang pera at packing aids upang makapaglakbay patungo sa Paris at magsimula ng kanyang sariling pamilya ng mafia at illegal na negosyo tulad ng ginawa ng kanyang ama noong siya ay 13 taong gulang.
Iniwan niya ang kanyang paalam sa kanyang kapatid na babae, na malungkot dahil siya ay umibig kay Henry. Ngunit siya ay isang panandaliang aliw lamang para dito, at si Warren ay maninirahan na sa Paris ngayong siya ay nagtapos. Iniwan ni Giovanni ang isang dumi sa kanyang upuan upang linlangin ang FBI, at sumingit siya sa labas ng bahay upang itanim ang isang bomba sa turbine na nagiging sanhi ng pagiging kulay kayumangin ng tubig. Pagkatapos nito, nagkita sila ni Stansfield, at pareho silang nagtungo sa pangyayaring pampelikula kung saan kanilang natuklasan na ang kanilang mapapanood ay ang pelikulang Goodfellas. Akala ni Stansfield na mas lumala na ang sitwasyon, ngunit ipinunto ni Giovanni na ang pag-alis bago magsimula ang pelikula ay magdadulot ng mas maraming tanong. Pagkatapos ng pelikula, inimbitahan si Giovanni na magkwento sa audience kung gaano totoo sa buhay ang New York. At hindi mapigil si Giovanni sa pagkwento ng mga anekdota tungkol sa kanyang buhay doon bilang isang pinuno ng krimen na iniisip ng mga tao na gawa-gawa lang. Hindi pa rin natutuwa si Stansfield, at sa tingin niya ay labag na si Giovanni. Tinatawagan niya si Disico at Mimmo na iniuutos sa kanila na buuin ang pamilya at simulan ang plano B samantalang naghihintay si Warren sa tren papuntang Paris. Si Belle naman ay nasa bubong ng isang bahay, nakikipag-ugnayan kay Henry at nagbabanta na papatayin ang sarili kung hindi siya kukunin ito ulit. Sa puntong ito, pareho nilang napansin ang isang grupo ng mga mamamatay tao ng mafia na dumating sa bayan at nagpasya silang bumalik sa bahay upang balaan ang kanilang mga magulang. Lalo na matapos na subukan ni Warren na tawagan sila, ngunit walang sumagot. Matapos patayin ang bawat tauhan sa istasyon ng pulisya, natuklasan ng mga hitman ang tirahan ni Giovanni gamit ang kanilang mga talaan. Binuksan din nila ang mga gulong ng mga truck ng bumbero at pinatay ang mga bumbero. Habang si Maggie ay sumasama kina Disico at Mimo upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga anak, sumabog ang isang bomba sa lungsod, ang bombang ini-intend ni Giovanni na pasabugin. Ang pangyayaring iyon ay isang alibi sa pelikula. Si Stansfield ang nagmamaneho sa kanya pauwi, binabalaan siyang huwag lumabas hanggang sa makausap ang mga pulis. Gusto rin ni Maggie na bumalik sa kanilang bahay, ngunit pagkalabas niya, napansin niya ang mga lalaking misteryoso na nakaitim, at bumalik sa loob kasama si Disico at Mimmo kung saan siya'y nagtatangkang tawagan ang bahay, ngunit hindi sumasagot ang kanyang asawa sa telepono. Dumaating ang mga hitman sa bahay at pinapalabas itong sumabog, pumatay ng sinuman mang lumabas na mga kapitbahay upang tingnan kung ano ang nangyayari. Si Giovanni ay swerte at nakaligtas, nagtatago sa likod bahay matapos marinig ang pag-ungol ni Malavita bilang babala. Gusto siyang makita ni Maggie, ngunit habang papalapit sina Disico at Mimo sa pinto, sila'y pinatay ng isang hitman na nagbanta na gagamitin si Maggie at papatayin siya. Sa sandaling ito dumating si Giovanni at sumampa sa hitman, habang si Maggie ay naghahanap ng kutsilyo upang saksakin ang kanilang manlalaban. Habang abala ang mga hitman sa pagsusuri sa mga guho ng bahay at nagtatalo kung papatayin ba ang aso. Dumating si Warren at si Belle at nagnakaw ng ilang armas ng mga hitman mula sa mga bagahe ng kanilang mga sasakyan. Sumiklab ang isang laban ng armas at nakapatay si Warren at si Belle ng lahat ng mga hitman maliban kay Rocco. Dahil napahiga si Warren dahil sa recoil, nagsisimula nang umalis si Belle na naniniwala na ang kakulangan ni Rocco sa bala ay magiging kanyang kapakinabangan. Ngunit biglang bumabalik ang matandang lalaki at hinahabol siya. Hanggang sa dumating si Stansfield at sinagasaan siya ng kanyang kotse. Patay na ang mga hitman, ngunit ang pagkakakilanlan ng pamilya ay nabunyag. Iniwan na ang lahat ng pinsala, sila'y muling naglipat sa isang bagong bayan, sa ilalim ng mga bagong pangalan. Natutuwa si Giovanni na nakapagsalaysay siya ng kanyang kwento sa isang tagapakinig, kahit na inakala ng lahat na ito'y peklat, at sinasabi na ito'y nagdala ng pamilya ng mas malapit sa isa't isa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.